Yan ang the best size guys ng ano, mga pang-breed natin. Kaya siyempre ang sinasabi, baka daw di pa mga itlog. Guys, sa crayfish talo inip dito. Kung mainipin kayo, huwag na lang kayo mag-try mag-alaga ng crayfish. Hindi para sa inyo pag-alaga ng crayfish kung mainipin kayo. Kung gusto nyo agad magka-itlog, magka-crayfish, dumami at makabenta agad. So medyo sablay tayo sa ganung pananaw. So yun guys, good morning sa inyong lahat. So dito ako ngayon sa farm sa Cavite. Eto, yung pond natin dito. And medyo matagal-tagal tayong hindi nakadalaw dito. Siguro may isang buwan at kalahati, I think. So, goods naman, all goods naman kasi may nagbabantay naman dito para tumingin ng mga stocks natin dito. Ito. Ayan, so nagpa-sorting na ako dito. Nilipat na natin yung mga magkaka-size, magkaka- buwan. So yan, kita nyo naman. Ito guys, kasi iba-iba ng size to guys. Pinagsasama natin para hindi magkaroon ng mga masyadong nabubuli. Nabubuli kasi masyado guys kapag ano, hindi natin sinorting. Although magkakaedad sila, ang laki ng diferensya. So ayan. Eto guys, punong-puno ito. Halos lahat ng hides dito may laman yan. Hindi lang isa-isa, tagdadalawa. Eh, mamaya, hulihan ko kayo ng sample. Nakarting ko lang kasi. Ayan, may sapot pa ng gagamba. Ito yung stocks natin. Ito pa rin. So, nadagdagan na tayo ng mga breeder. Tapos, yung mga may itlog. Halos lahat ng cage natin may itlog. Ayan. Ko na rin sa inyo, ito yung trapal ko dito na pinaglalagyan ko ng asola. Medyo hindi maganda yung ano ngayon, namatay yung ibang mga asola natin, pero pag umaraw guys, mas maganda yan, mabubuhay yan. Dito na ako kumuha ng pagkain ng mga crayfish natin para tipid lang. Then itong mga kangkong, ayan, kangkong, kamote, halo-halo. Ito, ayan, kita nyo naman guys, dadampot na lang kayo dito. Ayan. So kung gusto nyo makatipid sa pag-aalaga ng ARC, magtanim na lang kayo ng kangkong. Lagaya na ito, saka maglagay kayo ng mga asola pond. Gumawa kayo ng asola pond para harvest na lang kayo ng harvest. Hindi nyo na kailangan bumili. Harvest lang, okay na. Ganito guys. So. Ayan. Oh. Ganyan lang kasimple. May pagkain na sila. Hindi nyo na kailangan magpakain ng PO2, PO3, Tegra 3000, kung ano man yan. Pero bigyan nyo pa rin, mga diet lang nila. Kumbaga sa isang linggo, at least may nagbigay kayo para maiba lang yung kinakain nila. Ganun lang. Tapos yung mga isda natin dito guys, nakasama, mga kuha ko itong mga to. Ayan, makita nyo mga orange. Ayan. Di marami na rin tayong isda rito. So, tinanggal ko na yung ibang gapi dito kasi gusto ko puro kuha ko lang to. Dito naman puro gapi lang yung kasama. Ayan, so may bago na pala tayong bantay dito. Ipo-post sana ako nung nakaraan kung sino yung gustong mag-apply dito sa akin. Ayan guys, mga crayfish natin naglalabasan kahit araw. Namiss siguro nila ako kaya gusto nilang lumabas. Ito malalaki na rin dito guys eh. Hulihin natin. Pakita ko sa inyo. Ayan, mga breeder na rin itong mga to. Ayan guys, oh, alos mga breeder na. Breeder size na to. Yung male natin may red glow na. 4 out na tong mga to. 3 to 4 inches na tong mga to. Ayan, good na good to pang breeder guys. Yung mga 3 to 4 inches. Yan lagi ko naman sinasabi. Kung gusto nyo mag-start mag-breed ng crayfish o mag-alaga, mag-start kayo sa mas maliliit.
Huwag na yung sobrang laki. Minsan kasi hindi nila na-adapt yung water parameters ng tubig natin. Ayan. Yan ang the best size guys ng ano, mga pang-breed natin. Kaya siyempre ang sinasabi, baka daw di pa mga itlog. Guys, sa crayfish, talo inip dito. Kung mainipin kayo, huwag na lang kayo mag-try mag-alaga ng crayfish. Hindi para sa inyong pag-aalaga ng crayfish kung mainipin kayo. Kung gusto nyo agad magka-itlog, magka-crayfish, dumami at makabenta agad. So, medyo sablay tayo sa ganung pananaw. So, kung gusto nyo talaga mag-alaga, ang mag-try na ito, magbenta, magnegosyo. Yun guys, konting pasyensya, konting tiyaga. Learning. So, kailangan matuto kayo through process. Hindi yung mistakes agad tapos quit na kasi namatay. So, nakapanghinayang kapag ang lalaki ng crayfish mo, ang mahal ng bili mo, tapos mamamatay nga lang din naman. Yeah. So, yun lagi kong sinasabi. Paalala ko lagi sa inyo guys na kung gusto nyo mag-alaga talaga, and aralin nyong mabuti. So, kaya naman tayo gumagawa ng mga video tutorial sa pag-aalaga ng mga crayfish kasi isa rin sa mga dahilan yun. Sa mga tulad na ninyo na gustong matuto, manood, ayan. Ito, maliliit pa dito. Mga railings natin. 2 inches. So guys, so 2 inches natin. Dito yung mga 2 to 3 natin na crayfish. May 2 to 3, 3 to 4. So, pinagsorting na natin yan, 4 to 5. And ito yung mga maliliit natin. Nakuha ako. Ang takot. Dito may mas maliliit pa. Huli ako ng isang breeder dito guys. Pakita ko sa inyo yung isang breeder natin dito. Ito. Isa sa mga breeder natin dito. And meal. So, mahaba na to guys. Yung breeder natin na to. Yung susukatin. Siguro mga 6 inches na to. 6.5 ganun. Haba na rin yung kulay niya. So, matagal na rin tong mga to dito. So, yun guys. Hanggang dito lang yung video natin. At syempre, dun sa mga subscriber natin dyan, ayun, pa-like naman po ng video natin na to, dun sa mga bagong tambay lang sa channel natin, ayan, pakisubscribe nyo na rin po ako, yan, i-click nyo rin yung notification bell icon natin para na-update ko kayo tuwing gagawa ako ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng mga ARC or yung mga lobster na inaalagaan natin. So far may 3 klase tayo ng lobster na inaalagaan. At syempre, dun sa mga gusto pa rin mag-order, ayan. So, PM nyo lang po ako. Nandiyan naman po yung number natin, yung Facebook page natin, yung Messenger natin. Nilagay ko naman po yung pangalan natin dyan. So, PM lang po kayo, guys. Ayan. At re-replyan ko po kayo, tatawagan ko kayo. So, yun guys, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyo lahat.